guys, ako si Jude. Tamad ako, pero masipag ako. Kaya tara, samahan niyo ako. Dahil nga maaga kaming nagising ngayon, kami na din ang pinagluto ni Kuya Ranil, ang may-ari ng bahay na ito. Si Kuya Ranil kasi ay may ginagawa din at may pupuntahan. Sinabi na din nga pala ni Kuya Ranil kung anong luto ang gagawin namin. Dahil nga 2 kilong manok at 1 kilong baboy ang lulutuin namin, sinabi na din sa amin na adobo at tinola ang lulutuin namin. Kasi mayroon din kaming Adventist na kasama. Dahil nga 2 din kami ni Abana magluluto, ako na ang nagluto ng adobo at si Abana naman ang nagluto ng tinola. Maikwento ko rin nga pala sa inyo na una kaming bumiyahin ni Aba dito sa Mindoro. At sa araw ngang ito, Pray Day, May 5, dumating ang pamilya at pinsan ni Aba. Nataga sa amin din sa pag-ulingin is Lipa City, Batangas. At dahil nga tamang-tama na dumating din sila, eh hindi kami masyadong mapapahiya. Hindi ako masyadong mapapahiya kung ano man ang magiging lasa ng luto namin. Dahil kakilala at kaklose ko na din sila. At kung mapapansin nyo rin na hindi ko na naipakita yung pagluluto ko kasi dumating na din nga sila at kailangan ko na rin madaliin ang pagluluto ng adobo. At sa mga oras ngang ito, pagkaluto ng adobo, ay tinawag ko na rin sila dahil alam kong gutom na gutom sila at pagod na din sa biyahe. Sumubay na rin nga pala ako sa kanila at si Aba ng pagkain dahil hindi pa rin kami kumakain. At kung mapapansin nyo na din sa lamesa, nandyan pa yung bawang, sibuyas, luya at yung papaya. Dahil nga pagkatapos din namin kumain, ay magluluto na rin si Aba ng tinola. Pero bago nga lahat, habang kami ay nasa may sala at kumakain, hindi kami magkaintindihan sa pag-aagawa ng electric fan dahil sobrang init talaga dito sa Mindoro. Tapos hindi pa masyado mahangin dito. At nawawalan din dito ng tubig, saka ng power, nawawalan din sila dito. Kaya usong-uso rin nga dito yung tinatawag nilang poso. Dahil nabanggit ko na rin nga pala yung poso, sa poso nga rin nga pala kami naghugas ng plato dito dahil nga nawalan na rin ng tubig sa grid. Bumalik na rin nga pala tayo dito sa video. Ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin namin. Ito yung bawang, sibuyas, luya, papaya, tsaka yung manok. Hindi. Sunod, lalagyan natin. Inunan na rin nga pala ni Aba yung luyang igisa. Tapos, isunod niya yung bawang tsaka yung sibuyas. Tapos guys, pagpasensyahanin na rin kasi medyo maingay yung mga aso ngayon. Kasi nandito ako sa may likod namin. Habang nag-iingay pa rin nga yung aso dito sa amin, nilagay na ni Aba yung manok. Guys, meron nga din pala tayong kanya-kanyang way ng pagluluto ng tinola. At hindi lamang sa tinola, kundi sa lahat ng putahe. May kanya-kanya tayong klase ng pagluluto at pagtitimpla, lalong-lalo na base sa ating panlasa. Bago rin nga po pala matapos itong video, please follow my page, subscribe my YouTube channel, and click the notification bell. Thank you po sa panonood. Maraming salamat po.